this video ituturo ko sa inyo kung paano mag-post ng notice of award. Again guys, login lang natin dito yung ating user ID and password. So then login. Yun dito guys sa landing page ng PhilGIPS website. Dito sa My PhilGIPS tab, under sa My PhilGIPS tabs, mayroong pending task, notices and award notice. So click natin yung notices again guys. So notices pa rin tayo. Then hanapin natin yung mga close na notice. So dito sa search window, select, check lang natin yung close. Then dito sa status, check din natin yung close, then search. So dito guys sa ating My Notices tab, makikita natin yung mga status dito is close. Naka-close siya lahat. So for example, ito yung pipiliin natin na bigyan ng award, yung construction of 2-story classroom building. So naka-close na siya. Kasi di ka naman pwede mag post ng award kung active ba siya. So dapat tapos na siyang mag bid opening or close na siya. So click natin yung construction of 2-story classroom building title. Click natin to guys. So dito guys ating bid notice abstract, yung document request natin, yung document request list natin, yung value niya is 0. So kailangan natin lagyan to ng supplier or bidders. Kasi yung dapat nandito ay meron siyang corresponding number. Kasi yung document request list, ibig sabihin nito, ito yung mga number ng interested bidders. So dapat meron dito guys. So since 0 ito guys, so lagyan natin siya ng supplier or interested bidders. Since tapos na kasi yung bidding natin, so dapat meron tayong interested bidders or supplier. So check natin to. Click natin itong 0. Then dito guys, click natin yung add. Kasi imposible naman kung may nanalo na bidders tapos wala siya dito sa organization. Kasi dapat yung nag-join ng bid opening natin is registered PhilGIPS. Dapat talaga registered PhilGIPS sila pag sumali sa bidding. So click natin yung add, tapos hanapin natin sila dito sa search organization page. So dito guys, for example, name, then search type natin yung pangalan. For example, ito guys, Shinshin. So then pagtapos, click natin yung search. So ito siya guys. So ito siya. So check lang natin, then add to DRL. For example lang yan siya guys. So dito guys, may lumabas na message, training philgips.co.ph says the selected organization has been successfully added to the DRL. Okay. Click natin yung okay. Pagkatapos, click lang natin tong back arrow. So click natin. Para bumalik tayo doon sa ating bid notice abstract. Click natin yung back arrow. Click. So ito guys, bumalik na tayo sa ating bid notice abstract page. So makikita natin dito guys sa ating document request list na meron ng 1 bidders or suppliers. So again guys, dito sa bidders list, dito sa baba sa ating bid notice abstract, click na natin yung bidders list. Then pagkatapos, click na natin tong add from DRL. So kailangan na natin i-add yung ating bidders or supplier dito sa DRL. So click na natin tong add from DRL para ma-add na natin yung ating bidders or supplier. Click. So click lang natin yung add from DRL para ma-add na natin yung ating bidders or supplier. So click add from DRL. Click. Then check natin yung checkbox. Then
So ito yung supplier or bidders na in-add natin guys, na in-add natin galing doon sa search organization na page. So check na natin yung checkbox. Check natin yung checkbox, then click yung submit. So yun guys, naka-add na siya dito sa ating bidders list. So mayroon na tayong bidder or supplier. So check natin, then create award notice. Nalito guys, add electronic document, supplier information. Click natin yung add electronic document. Then document name, notice of award. Then content, main document. Then size, format A4. Then choose natin yung file, yung award notice natin. So ito guys, yung award notice natin. For example, ito yung award notice natin. Example lang yan. Click open. Then click natin yung attach. So document attached successfully. Document attached successfully. So click OK. So yun guys, naka-attach na siya. Then check natin yung checkbox. Then check natin yung checkbox. Then click natin yung accept. So dito guys, makikita natin na may date na. So it means accepted na siya. Then click natin yung done. Then pagkatapos natin ma-attach yung ating award notice, dito na tayo sa award type. Select natin yung award notice. Yan yung amount. Yung amount dito makikita mo doon sa award notice mo, kung ano yung award notice amount. So for example, 2,500,000. So gawin lang natin 2,400,000. So for example, 2,400,000. Yun, award it. February 28. So try natin February 28. Then reason for award, LCRB. LCRB or lowest calculated responsive bid. So katapos click natin yung save. So ngayon guys, nandito na tayo sa award notice list. So since marami yung mga award notice dito, so di natin ma-identify kung saan yung ginawa natin na award. So para makita natin yun guys, so search na lang natin dito from today. So since nang naalala ko dun guys is award date natin is February 28, di ba? So dito guys, February 28. Then click natin yung search. So ito na siya guys, February 28, 2022 yung award date natin. So ito na siya. So click lang natin to, yung kanyang check lang natin to para i-post natin siya. Check natin yung checkbox, then click natin yung post of award. Then upload at least one file. So since hindi pa tayo nakapag-upload ng ating award notice guys, so ito yung resulta. So click na natin yung okay. Then check natin to. Then click natin to guys, yung title. So dito guys, award notice abstract. Click natin yung edit. The system detected that the selected award notice is piece 1 data which requires UNSPSC. Which requires UNSPSC code. Do you want to proceed? Yes. So dito guys, maglagay lang tayo ng UNSPSC code. So since construction of two-story building yung ating project. So click lang natin tong select na link guys. Click lang natin yung select.
Then, para mas mabilis guys, type na natin dito yung construction na building construction. Then, click natin yung search. So, machinery and agricultural, residential building, specialized public building. Pero pag wala ka talagang makikita dito guys na magkaparehan ng iyong project name, so hanapin mo lang yung pinakamalapit talaga siya. So ito guys, since isko construction to ng 2-story building, so residential building, non-residential building construction services. So ito na lang guys yung pipiliin ko, yung non-residential building construction services. Then click natin yung attach. Pagkatapos click natin yung save and continue. So yun na siya. So meron na siyang contract amount 2,400, award date automatically February 28 siya. Pagkatapos yun guys, upload tayo ng relevant documents. So dito makikita natin na meron siyang dalawang documents na kailangan natin i-upload. Notice of award and back resolution. So yung kailangan ng i-delete ko lang tong address kasi hindi naman yung kailangan. Click natin yung delete. So yung kailangan pala ng document guys para sa posting of notice of award is notice of award and back resolution. So click lang natin tong notice of award, then click natin yung add. Ito guys yung plus sign, then click natin yung add file, tapos notice of award, then submit. Click natin yung submit. Are sure you want to continue? Yes. Then pagkatapos, save na natin guys. Click OK. So, then check natin tong checkbox. Then accept natin. Click natin yung accept. So, makikita natin na meron na siyang date. So, accepted na siya. So, next is back resolution. Then, click natin yung add. Then, click natin yung add file. Then, select natin yung back resolution natin. So, lahat ng mga documents na i-upload natin dito guys sa PLGIPS is naka-PDF format. Yun siya. .pdf. Click open. Then, submit. Are you sure you want to continue? Yes. Then, click natin yung save. Document has been saved successfully. So, click OK. Then, check yung box. So, check natin yung box. Then, accept. So, meron na siyang date. So, accepted na siya. Again, delete natin yung address kasi di naman siya kailangan. So, click yes. So, yun guys. So, accepted na siya lahat. So, click natin yung close. Then, click natin yung save. Are you sure you want to save? Yes. So, award notice has been saved successfully. So yun guys, meron na tayong na-upload ng document. So pagkatapos yun guys, click na natin yung post award. Post natin yung award. See? The system detected that the selected award notice is piece 1 data and will automatically posted. Do you want to proceed? Yes. So ayun. Status niya guys ito. Status niya is posted na siya. So pagkatapos nito guys, pwede natin siya i-print. So, click natin tong printable version. So, ito na yung ating award notice abstract. So, pwede na natin siya i-print. Print natin siya. Then, anyway guys, pag wala pa kayong printer, pwede na naman ito nyo i-save. Save as PDF. Then, more settings. E4.
Then save. Click natin yung save. So, try natin i-save siya dito sa desktop. So, PhilJips. PhilJips. Training. Save. Yan, close na. So, anyway guys, tandaan natin itong reference number. So, hanggang dito na lang tayo guys. I hope na makatulong itong video na to sa inyo. So, thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my channel and hit the tiny notification bell para updated ka sa mga bagong video. Thank you and bye-bye.